Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay AP 2 o Araling Panlipunan 2, Quarter 2, Week 8. Kahalagahan ng pagkakakilanlang kultural ng komunidad. Naaalala mo ba ang mga kwento tungkol sa mga pagdiriwang sa iyong komunidad? May paborito ka bang pagkain na itinitinda sa iyong komunidad? Mayroon bang lumang bagay sa inyong bahay na may kwento sa nakaraan? Ang sagot sa mga tanong na ito ay higit na magpapakilala sa iyo sa iyong komunidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutuhan mo ang pagbibigay halaga sa pagkakakilanlang kultural ng iyong komunidad. Tingnan ang larawan. Nakikita mo pa ba ang nasa larawan sa kasalukuyan? Ano ang tawag sa kaugaliang ito? Ang kaugaliang ito ay bayanihan. Dapat bang ipagpatuloy ang kaugaliang ito? Opo, dapat ipagpatuloy ang kaugaliang ito. Ang kultura ng komunidad. Ang bawat komunidad ay may kani-kaniyang pagkakakilanlan batay sa kulturang mayroon ito. Ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Kasama rito ang kaugalian, nakasanayan, paniniwala, tradisyon, at iba pa. Ang mga awit, sining, kasabihan, kagamitan, at mga pagdiriwang ay ilan din sa mga bagay-bagay na bumubuo nang tinatawag natin na kultura. May dalawang uri ng kultura. Ito ay ang material at di material na kultura. Ang material na kultura ay hango sa tradisyonal at mga nililikhang mga bagay-bagay ng mga tao. Ito ay nahahawakan at nakikita. Ang mga halimbawa nito ay mga kasangkapan, pananamit, pagkain at tirahan. Ang di-material na kultura naman ay hindi nahahawakan, ngunit nakikita sa mga gawain o ugali ng mga tao sa isang grupo. Ang halimbawa naman ito ay mga kaugalian, paniniwala, relihiyon, pananalita, sining, pamahalaan, at edukasyon. Bawat komunidad ay may sariling kultura na nagpapakilala rito. Mahalaga na bilang bahagi ng komunidad ay maipagmamalaki at mapahalagahan mo ito upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng sariling komunidad. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong batay sa binasa. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa unang tanong, ano ang kahulugan ng kultura? Ang maaaring sagot, ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng tao. Sa ikalawang tanong, ano ang dalawang uri ng kultura? Ipaliwanag ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Ang maaaring sagot, material na kultura at di-material na kultura. Ang material at di-material na kultura ay
parehong nagpapakita ng pamumuhay ng tao. Ito ay nagkakaiba lang sa anyo dahil ang material ay nahahawakan samantalang ang di material ay hindi. At sa ikatlong tanong, bakit dapat pahalagahan ang kultura ng sariling komunidad? Ang maaaring sagot, upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang naipahahayag na kaisipan ng bawat item at M naman kung mali. Sa unang bilang, ipagpatuloy ang mga magagandang kaugalian at tradisyon ng sariling komunidad. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, letter T, ito ay tama. Sa ikalawang bilang, ang kultura ng sariling komunidad ay ikahiya sa ibang komunidad. Ang tamang sagot, letter M, ito ay mali. Sa ikatlong bilang, ipakilala sa mga taga-ibang lugar ang kulturang mayroon ang sariling komunidad sa pamamagitan ng social media. Ang tamang sagot, letter T, ito ay tama. Sa ikaapat na bilang, imbitahan ang mga kaibigan na dumalo sa kapistahan ng sariling komunidad kung pinahihintulutan na ng mga otoridad. Ang tamang sagot? Letter T, ito ay tama. Sa ikalimang bilang, ipasyal sa mga makasaysayang lugar sa komunidad ang mga kamag-anak mula sa ibang lugar kung pinahihintulutan na ng mga otoridad. Ang tamang sagot? Letter T, ito ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Mangalap ng mga larawan ng iba't ibang pagkakakilanlang kultural ng sariling komunidad. Kung walang larawan, maaari mo itong iguhit, idikit o iguhit ito sa loob ng kahon. Isulat sa loob ng hugis puso kung paano mo ito pinahahalagahan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang halimbawang sagot. Ang nasa larawan ay karakol. Ito ay ipinagmamalaki, pinagyayaman, ipinagpapatuloy, at pinangangalagaan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Umisip ng isang malikhaing paraan ng pagpapakilala ng kultura ng sariling komunidad. Maaaring awit, tula, rap, spoken poetry at iba pa. Isulat ito sa kwaderno at ipakita o iparinig ito sa pamilya. Maaaring magkakaiba ang inyong mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Lumikha ng isang poster o larawan na nagpapakita ng iyong pagmamalaki at pagpapahalaga sa kulturang mayroon ang iyong komunidad. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawain ito, ay magkakaiba ang inyong mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang anim.
magsaliksik tungkol sa material at di material na kultura sa iyong komunidad. Gumuhit ng isang halimbawa ng material at di material na kulturang nalaman mo. Iguhit ito sa loob ng kahon. Sumulat ng isa hanggang dalawang pangungusap tungkol dito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito naman ang halimbawang sagot sa material. Ito ay kape. Mayaman sa taniman ng kape ang Cavite, kaya ito ay binansagang kabisera ng kape sa Pilipinas. Narito naman ang halimbawa ng di material. Ito ay ang simbang gabi. Ito ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa tuwing panahon ng Kapaskuhan. Sinasabing matutupad ang iyong kahilingan kapag nakumpleto mo ang siyam na misa sa madaling araw. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Sagutin ang mga tanong tungkol sa aralin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng tao. A. Kultura. B. Material na kultura. C. Di material na kultura. At D. Tradisyon. Ang tamang sagot, letter A, kultura. Sa ikalawang bilang, hango ito sa tradisyonal at mga nililikhang mga bagay-bagay ng mga tao. A, kultura. B, material na kultura. C, di material na kultura. At D, tradisyon. Ang tamang sagot, letter B, material na kultura. Sa ikatlong bilang, hindi ito nahahawakan, ngunit nakikita sa mga gawain o ugali ng mga tao sa isang grupo. A, kultura. B, material na kultura. C, di material na kultura. At D, tradisyon. Ang tamang sagot, letter C, di material na kultura. Sa ikaapat na bilang, ang mga sumusunod ay halimbawa ng material na kultura maliban sa patlang. A, kaugalian. B, tirahan. C, kasangkapan. D, pagkain. Ang tamang sagot, letter A, kaugalian. At sa ikalimang bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng komunidad? A, pagmamalaki ng produkto ng komunidad. B, pagsusuot ng damit na gawa sa sariling komunidad. C, pag-imbita sa mga kaibigan na bisitahin ang mga lugar sa sariling komunidad kung pinahihintulutan na ng otoridad. At letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter D, lahat ng nabanggit. Para sa ating paglalapat, punan ang patlang ng iyong mga pangako upang mabuo ang diwa ng mga talata. Ang bawat komunidad
ay may pagkakakilanlang kultural. Bilang bahagi ng komunidad, tungkulin mong pahalagahan ang pagkakakilanlang kultural ng sariling komunidad. Bilang mag-aaral, dapat ay alam mo ang mga ito. Tandaan, isa puso, pangalagaan at ipagmalaki ang mga ito. Dahil dito, ako ay nangangako na ipagpapatuloy ko ang mga magagandang kaugalian at tradisyon ng aking komunidad. Hanggang sa muli mga bata!